Ay, 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 ugayam, kalayaman, ugayam, kalayaman. Hanna kanin nandat dato, tayn kanigan ganason, di kultura, di lubong ugayam. Kinatibkar kan respeto, dayaw kan kinapudno. Catmon ay naging ganap na baryo ng Malolos noong 1888 ayon sa mga matatanda ng nayon. Dahil sa maraming puno na tinatawag na Catmon ang matatagpuan dito, ang lugar ay tinawag na Catmon. Malaki ang naging papel ng Catmon sa kasaysayan ng Malolos bilang isang masukal na kagubatan na may kahanga-hangang mga puno ng akasya, kawayan, dapdap, kamuning, tuwi at iba pang malaking punong kahoy na tumatakip dito. Ito ay kinatakutan ng mga Espanyol ang lugar na ito. Ang mga revolusyonaryo ay nakatagpo ng ligtas na kanlungan sa kagubatan ng Catmon upang takpan ang kanilang mga aktibidad laban sa mga mananakop. Habang nasa isang lugar na malapit sa sentro ng bayan, nagbigay ito sa mga katipunero ng kalamangan sa kanilang mga kaaway at hindi sila mahabol sa lugar na ito at mabilisang makapagtago dahil sa nakakatakot nitong kadiliman. Ang Catmon noon at ngayon ay nag-aambag sa kasaysayan, pangkabuhayan, pampolitika at panlipunang pag-unlad ng lungsod ng Malolos na isa sa mga pinaka-urbanisadong barangay na naging sentro ng parehong lokal na negosyo at pansamantalang pamumuhunan. Ito rin ang itinuturing na labasan sa makasaysayang simbahan ng Barasoain, ang kinalalagyan ng unang kongreso ng Pilipinas. Ang patron ng Catmon ay si San Sebastian. Para sa matatanda, marapat siya bilang kanilang maging patron dahil itinuturing nila siyang kanilang tagapagtaguyod at dahil siya ay isang banal na tao. Tulad ng mga taga-Catmon, ay ginugol niya ang kanyang buhay at pakikihamok para sa pananampalataya sa mga ilang na lugar.